Okay mga kabudget, so meron naman tayong bagong ibabike check ngayon, no? So ito sa si Pax I Bronco. Okay, si Pax I Bronco natin is a 29er, naka 1x12 speed. Okay, so sulit na sulit ang bike na to. So pero isa-isahin natin yan para maalaman nyo kung bakit sulit ang bike na ito, no? Si Pax I Bronco. Okay, so unahin natin dito sa kanyang top tube. Okay, kung mapapansin natin siya, meron siyang glossy type, no? Black with purple. Okay, dito sa kanyang top tube, dito nakalagay is Bronco na brand, ay yung description niya. So yun dito po, kung mapapansin nyo, yan, Pax I Bronco po yan. Okay, so smooth dito, tapos dito may rough ng konti. Okay, dito yung warning sign niya. Kinagandahan ng frame na to, no? It's smooth weld na po mga kabudget. Okay, so smooth weld mula dito sa kanyang seat tube. Dito sa kanyang head tube. Okay, so dito naman tayo sa kanyang down tube. So Pax I ang brand. So kulay purple na glossy, so, ang ganda ng kulay. So kinagandahan ito ng bike na to, no? Meron siyang battle cage holder dito. Ewan ko lang kung dito po pwede kayo mag-adjust dito sa baba, pwede din dito sa taas. Okay, depende po yan sa battle nyo. Meron kasi mga battle na mahaba, meron din yung maikse. So pwedeng pwede yan dito, optional yan. Pwede rin yan dito sa kanyang seat tube nakalagay. Okay, so frame size nito mga kabudget, no? So 29ER size medium frame. Okay, so yan po, aluminum alloy, 6061 ang material na ginamit sa kanya. So yan, smooth weld mula dito. Dito lang po yung kanyang welding po, mapapansin nyo. Nakikita yung bakas ng kahapon, yan po yung dugtungan niya. Ito yung material na ginamit. So 6061, aluminum alloy, innovation, technology, design. Okay? So, sisayin namin natin ang kanyang mga drivetrain. No? Ay, unahin pala natin ito po. Quick release na po yung kanyang seat post. Pax I na rin po yung brand. Alloy na po ito. So, size ng kanyang seat post is 31.6x350mm. Okay. Max torque 10 Nm. Okay. So, yun po mga kabudget. Max torque. Okay. So, alloy na rin po ito. Sa kanyang saddle mga kabudget. No? So, meron tayong Pax I. Pax I po ang brand ito. Mapapansin nyo dito may butas po dito. So, labasan ang utot yan mga kabudget. No? Okay, sa kanyang pedal naman is alloy. Alloy na rin yung pedal nito, ano? Ball bearing na alloy, pero meron siyang si reflector dito. So, stock po 'yan mga kabudget. Okay, titingnan naman natin ang kanyang drivetrain. So, ito po siya is naka 1x12 speed. So, 1x, so mga ito, mga 34 teeth po ito. Tingnan natin kung nakalagay dito. Wala, walang nakalagay. Ito yung mga 34 teeth po ito. Ito sa alloy na. So, Pro Wheel ang brand na ginamit sa kanya. Halotech na po yan. Okay, Halotech, alloy. Yan po, Pro Wheel ang brand ng kanyang crank arm. Pati yung crank, Pro Wheel na group set yan. Okay? So, dito naman sa kanyang kadena. So, YBN ang ginamit na kadena sa kanya. So, 12 speed. So, bibilangin natin kung tama bang 12 speed yan mga kabudget. So, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 speed. Tingnan naman natin kung ilang teeth. 11 teeth to 50 teeth. Okay, 50 teeth na po yan mga kabudget, no? So yan po. Sulit na sulit na yan. Sa 12 speed, ano pa nga ba ang sulit dito, no? So ano pa nga ba? So mga kabudget, no? Tingnan natin. It's Jory na po yan, no? 12 speed na Jory. Shimano Jory na po yan mga kabudget. So 12 speed na po yan. Napakasulit nito ng bike na to, no? Pax I, ikaw na. Okay? So, sakbon yung gulong o rim na ginamit. Isang rim nito is an alloy din po. Ayan po, nakalagay dito, 6061. So, Pax I ang brand. Sa gulong na ginamit sa kanya, tignan natin. Okay. Continental pala ang ginamit na gulong dito, no? Race King Continental 29x2.2. So, medyo malapad-lapad to mga kabudget, no? So, I think mga ito, is, ganda rin naman ang gulong nito eh. Continental na po ito yung mga kabudget. So, dito naman tayo sa bandang harapan niya. So, yung head tube, is yan po yung logo natin, no? Na Pax I. So, ito po siya.
headset natin is a Neko. Ito ay sealed bearing na po mga kabatchet. So yan, sealed bearing na po yan. Okay, so Neko ang brand, sealed bearing. Ito ay ready to tapered. Hindi ko lang sure kung ang fork nito is tapered na, pero ito ay pinstiano nito is tapered na po yan mga kabatchet. Hindi ko lang sure kung tapered na po yung ano niya or ready pa siya for tapered. Okay, so dito naman sa kanyang fork, titignan naman natin ang kanyang fork. Ang fork na ginamit is yung Yuding na brand. So usually po alloy na po yan. Okay, 29 minutes. Okay, alloy na po yan mga kabadget. So yan, Yuding talaga. So ito po siya, no? Sweet din siyang lockout suspension fork. As usually na nakikita na natin, as standard, yun po. Ito po ay air fork na po yan mga kabadget. So wala ka nang masyadong i-upgrade dito sa kanya, no? Okay, so dito naman sa kanyang handlebar ay yung stem niya pala mga kabadget. Yan po, Fox Iron brand, aggressive 5mm by 3.8. okay, so yan po ang kanyang handlebar naman is Fox Iron brand, alloy din po yan. Handle grip is Sagmit mga kabadget. So Sagmit ang brand na ginamit dito. Sulit na po yan. Sa kanya namang hydraulic mga kabadget is Shimano na po yan. Ayan po, Shimano. So, I think mga MT200 to eh. Shimano mineral oil. Ah, MT200 nya mga kabadget. So legit. Shimano MT200. Sulit talaga. Okay, sa shifter. Shifter is Shimano Jory 12 speed. Nakalagay sa kanya. So titignan natin dito kung legit na. Shimano. So yun po mga kabadget, no? Ito. Medyo mahina lang, malabo lang yung ating camera. Yan mga kabadget, nakikita natin siya, Japan. Okay, so legit. Okay, legit na legit po yan mga kabadget. Okay, so dito naman tayo sa kanyang rotor, no? Sa rotor, ito ay 160, oh, tama, 160mm ang kanyang rotor, no? Okay, quick release ang kanyang hub. Novatec ang kanyang hub po yan. Ayan po yung sealed bearing na mga kabadget. So quick release na rin yan. Shimano ang hydraulic. Ayan po mga kabadget. Dito naman sa kabila, yan, angas mga kabadget. Yan, angas na angas. Okay, sa cabling, tignan naman natin yung cabling nya, no? Okay, so dito sa kanyang hydraulic sa unahan, so dito po yung dadaan. Okay, dito naman sa kanyang shifter, no? Ito po ay RD lang po ang gunagana kasi wala pong FD yan mga kabadget. Kasi naka 1x na po yan. Sulit na sulit. Huwag nyo hanapin sa akin yan kasi wala sa akin yan. Okay, so yan po ang hydraulic. Hydraulic nito, yan po, nakalagay dito sa kanyang down tube. Brake niya sa likuran. Okay, yan po nakalagay dito. Katagos yung kanyang RP. Shifter dito sa likod. Ito yung hydraulic niya mga budget. So dadaan po yun dito. Kita dito yan. Okay, so magkano nga ba itong bike na to na naka-Jore, no? So mga naghahanap dyan ng mga budget na bikes na gawa, yan, mga gawa na ni Fox. Ayan mga budget, sulit na yan. Magkano nga ba ito? So halos wala ka nang i-upgrade dito. Ano pa nga bang i-upgrade mo dito? Alloy na yan, Continental ang gulong, naka 1x12 speed, naka Shimano Jore, legit yan, Japan. Sealed bearing na rin, halos lahat sealed bearing. Halos wala ka nang i-upgrade sa bike na to, no? Magkano nga ba ito? So Fox Eye brand is 24,000 ang 29er nyan mga kabadget. 29,000. Okay, so 24,000 ang 29er. Sa 27.5 naman is 23,500. So 500 lang yung difference nya, no? Available po yan sa credit card, cash, pwedeng installment, so Metro Bank, zero interest, 3 months to pay mga kabadget. So ibang pong mga credit card pwedeng naman gamitin dito, pwede siya. Pero yun po ay kayo po ang tatawag sa banko nyo para mapa-installment po yan. Okay, so available din po ito, no? Ship nationwide sa ating Shopee. Okay, Shopee natin, search nyo lang sa Shopee. Kung meron kayong apps ng Shopee, papalo na rin yan. So meron tayong Shopee, JMC Bikes Cavite, meron din tayong Budget Bikes Cavite,
Maabil nyo yan. Ship nationwide 3 to 5 days. Yan po ang ating Fox Eye Bronco. Ang angas ng Tondo. A joke lang. Okay. So yan po. Si Fox Eye Bronco once again. So 24,000 available po. Ship nationwide sa ating Shopee. Okay. Thank you and God bless.